Savage! Savage! Sa July 14, magkakaroon ng initial release ang Space Jam. Maunang makapanood nito ang mga taga-France. July 14 yung schedule nila. Pinagbibidahan to ni King James or LeBron James ng Los Angeles Lakers. At syempre, si Bugs Bunny rin ay isa rin sa bida dito. Si LeBron ay magiging member ng Toon Squad. Ayon sa storyline or sa napanood kong trailer, para nagtatampo ang anak ni LeBron James sa pelikulang ito at napapasok sila sa isang room. At doon nga nag-umpisa ang lahat. Naging cartoon si LeBron James. Dahil nga susundan niya ang anak niya dito kasi parang kinain ng portal yung anak niya. Ay nakita niya kaya sinundan niya. At ang pagkakaintindi ko, ang tanging paraan lamang para makaalis sila sa mundong yon ay maglaro si King James ng basketball at siyempre manalo. At sa darating na July 16 nga 2021 ay show-showing na ito sa buong mundo. Kabang-abang, di ba? Dahil nga ang alam ng karamihan, si Michael Jordan ang gaganap dito. Pero matagal na itong itinurn down ni Michael Jordan, naglalaro pa siya. Hindi niya na nga ito ginawa. At pati ang idol natin si Kobe Bryant ay isa sa ikinukonsidera na pumulit dati kay Michael Jordan sa paggawa nga ng Space Jam 2. Pero mas priority nito ang mag-direct or siya yung director kaysa yung actor. Kung ano yung sinabi ni Michael Jordan na pag-turn down maging si Kobe Bryant, 15 years ago itinurn down din or hinireject din ni LeBron James itong Space Jam 2. At dun din ako lalong humanga kay LeBron James dahil sa paliwanag niya kung bakit ayaw niyang tanggapin ang Space Jam 2. Matagal na pala ito, 2014 pa lang. Sinushoot na. Ayon sa Social Justice Link, LeBron James may be eager for fans to see him in a Space Jam, a new legacy. But at one point in time, he was uninterested in taking the role. During an interview with Entertainment Weekly, the Lakers star revealed he turned down an offer to star in a sequel to the 1996 film that featured NBA legend Michael Jordan. Pero sa sinabi niyang ito, ako humanga sa kanya lalo. I didn't think I was ready to do anything of the magnitude, said James, who was 3 years into the NBA. Mas gusto niya daw mag-focus talaga sa laro noong mga panahon na yon. Pero ngayon, sa tingin ko, karapat-dapat na siya na maging bida ng Space Jam, A New Legacy. Aabangan natin ang pelikulang yan, July 16, 2021. Sana open na ang mga sinehan.